At kayo nga po ay patuloy pa rin po na nakatutok sa ating programang Sweet Night with DJ Renren. Dito nga po sa Pinoy Stream, versatile radio streaming love across the Filipino nation, broadcasting for a host. Ayan, kung may mga comments and suggestion po kayo sa ating programa ay mag-text lamang po kayo sa ating Sweet Night text line. 0926 ano yun? 0926-855-1238 0926-855-1238 Ayan, kaibigan. At meron tayong isishare po ngayon, no, kaibigan. Speaking of love, ayan, may isishare tayo. Paraan kung paano mamahalin ang sarili. Ayan. I know naman na talagang pagdating, no, sa sarili natin, 'di ba? Eh minsan may mga dapat palang isaalang-alang po o dapat gawin. Ayan. Ayan ang ating tips ngayon. Ayan. Paraan kung paano mamahalin ang sarili. Sinasabi nga po na napakahalaga na hindi lamang po ang mga mahal natin sa buhay yung ating pinapahalagahan or minamahal, kundi yung ang sarili natin, di ba, kaibigan? Kadalasan nga kapag sinasabi natin yung self-love, no, yung pagbiliin ng mga gusto at kailangan ng ating sarili. Ayan. Pero alam nyo ba na hindi lamang yung pagbili ng mga gusto natin ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa sarili natin. So, sinasabi nga, napaka, eto kaibigan, unang-una, alagaan ang sarili. Ayan, kaibigan. Kasi minsan, nakakalimutan natin yung sarili natin sa sobrang pagmamahal natin sa mahal natin sa buhay, pagmamahal natin sa ating very someone special, eh yung sarili natin nakakaligtaan natin or hindi na natin nabibigyan ng pansin, di ba? Hindi lamang nating masasabing minamahal yung sarili sa pamagitan ng, ayan, nabanggit nga natin kanina, ng mga bagay or kailangan natin. Eh, yun nga, kaibigan, kailangan din na aalagaan natin ang sarili natin. Sinabi nga, pag-aalaga sa sarili, nandyan yung okay ba yung ating kinakain? Tama ba? At masustansya? At nandun din yung nakakapag-relax tayo, nakagawa tayo ng pagpapahinga, at pagre-relax sa sarili natin. Kasi ito yung kaibigan na paraan, no, yung sarili natin na minamahal natin, di ba? Yung mag-focus tayo sa sarili natin na mga aktibidades tulad ng yung pag-exercise or pag-yoga or anything na napagpapawisan tayo. Yung exercise, ayan, napaka-the best yan eh. Diba? Yung pag-brisk walking, yung paglalahad, or yung banding ng swimming, ayan. Eh, sinasabi, malaking tulong po, no? Para magkaroon tayo ng healthy life. Yung kabuuan ng buhay natin, tayo ay maging masaya na lubusan. Kaya, yun nga eh, yung aalagaan natin yung sarili natin. Sabi nga, paano tayo mag-share, kaibigan, ng pagmamahal kung ang sarili natin hindi natin magawan o magawa na mahalin, di ba? Kaya, number one talaga,
yung self natin, yung sarili natin, ating aalagaan. Eto pa, kaibigan, ha? Yung pagkukumpara. Eto, di ba? Yung sinasabing yung iiwasan raw natin na ikumpara yung sarili natin sa iba. Ayan. Kasi sabi nga siguro hindi rin na mawawala, no, sa sarili natin yung pagka inggit, no? Siguro naturalesa na rin yon sa bawat isang tao o bawat isa yung pagkakaroon ng inggit, di ba? Kapag may nakita ka na okay or bagong gadget sa iyong kaibigan, parang gusto mo magkaroon ka rin, di ba? Or basta may makita kang maganda or okay sa iyong kakilala or kaibigan, nandun yung pag-inggit, no? Pagka-inggit. Yan. Pero sabi nga wala naman raw na maitutulong sa atin ang pagka-inggit. Pero kung ito ang nagiging dahilan, diba, na makakatulong sa pag-improve ng sarili natin, okay yon. Pero kung magiging dahilan lang po ito ng dagdag stress sa atin, diba, ay hindi po ito maganda. Yan, kaibigan, ha? Hindi po ito maganda. Yung pagkainggit. Kasi sabi nga, kasama ang pagkainggit sa 7 capital sin. Di ba? Yung pagkainggit. Yan. Ang sabi nga, ang pagkainggit ay isa sa kasalanan na rin. Pero, sabi nga mahalin natin yung ating sarili na isa pang paraan na pagmamahal sa sarili ay yung pagtitiwala na yung kakayahan. Ayan. Kasi diba sabi nga minsan, kapag tayo naiinggit, diba, imamotivate natin yung sarili natin para bakit siya nagkaroon ng bagong cellphone. Ayan, may mga, diba? So, tayo, ipupush natin ng sarili natin na magkakaroon din tayo, diba? So, gawin nating positibo siguro yung pagkainggit natin. Ayan, malaking magiging tulong yan, kaibigan, ha? Siguro, imbes na mainggit, siguro, kaibigan, imbes na mainggit or ikumpara natin ang sarili sa iba, mas mainam na siguro mag-focus tayo sa ating sarili at kung ano man yung kakayahan meron tayo, siguro lalo pa natin ito pagbutihin or siguro lalo pa natin galingan palalo. Sinasabi nga, siguro pagbutihan pa natin ang ating sarili nang makamit natin yung ating gusto o makamit natin yung tagumpay sa buhay. I think, kaibigan, bilang pagpapakita ng pagmamahal natin sa sarili natin, isa rin sa dapat nating gawin yung pagsisimula ng araw na bukod na tayo ay masaya, ay kailangan na maging positibo ang pananaw at yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay, di ba, kaibigan? Pagising natin sa umaga, ayan, ngumiti ka, at maging positibo tayo. Talagang lahat ay magiging magaan ang araw natin kung laging gagawin natin ay maging positive tayo. Yung itatatak natin yan sa ating puso at sa ating isipan, kaibigan. At isa pa, kaibigan, dapat natin gawin
eh, yung pagpapatawad natin sa sarili. Kasi hindi naman o lahat tayo, 'di ba? Minsan ay nakakagawa tayo ng maling desisyon. No? Kung minsan eh yung action natin or yung pagdedesisyon natin ay hindi pala okay para sa atin. Ito man ay small or big decision. Eh, ang malaga, natututo tayo na aaminin natin sa ating sarili na nagkamali tayo sa ating pag-desisyon na yon. So, kailangan din matuto tayo na patawarin natin ang ating sarili, kaibigan. Siguro, kaibigan, mas magiging maluwag sa ating kalooban kung sa mga nagawa natin pagkakamali ay nagagawa pa rin natin na mapatawad yung ating sarili. Kasi ito, higit sa lahat, eh, kung ano man ang pagkakamaling nagawa natin, ay gawin natin, o tatandaan natin, huwag na natin ito uulitin, kaibigan. At ito pa, kaibigan, mahalin or tanggapin ang imperfection. O hindi lahat ng tao ay perfecto. Meron tayong mga pagkukulang or hindi kayang gawin or kakulangan, diba? Eh, siguro huwag natin ito ikasama ng loob ang mga kakulangan natin or imperfection. At isa pa, kaibigan, ay maghanap raw tayo ng lugar na makapagpapasaya sa'yo. Yan. Kasi diba may mga lugar na talagang unang punta pa lamang o unang pasyal mo pa lamang, eh para ang gaan yan, ang gaan-gaan ng pakiramdam mo. Siguro ikaw, kaibigan, ay nakaranas din ng ganun, di ba? Kahit si DJ Ren ay nakapunta rin ako ng isang place na nakakagaan ng pakiramdam. At dahil may mga lugar talaga na parang nawawala yung lungkot na nadarama mo at nagiging kalmado tayo, masaya, positibo, at nandoon yung importante, natututo tayong mangarap muli, di ba, kaibigan? Siguro tandaan lang natin ito, kaibigan, mahalin natin ang ating sarili, hindi lamang na siguro tandaan natin, kaibigan, na ito, ha, mahalin natin ang ating sarili. At maglaan tayo ng oras para tayo ay mag-relax. At siguro dapat din na tinatanggap natin ng bukal o buo sa ating sarili na may kung ano man yung pagkukulang or imperfection natin. At maraming mga paraan na pwede natin gawin na yung pagmamahal natin sa ating sarili. Tandaan natin na mahalin natin, kaibigan, ang sarili natin.